all the tanso in the house. Yung mga tansong nag-aabang ng makakat nilang video at mababanata nila para meron silang content. Basta tandaan ninyo, tanso ah. Pag nanalo yung idol ninyong si Marcos, siguraduhin yung may ginto kayo. Dahil pag wala kayong ginto, 6 na taon namin kayong pagtatawa ng mga animal kayo. Kaya siguraduhin ninyong malalabas ang ginto na yan. Pag hindi lumabas ang ginto na yan, 6 na taon namin kayong babanata ang mga animal kayo. Hello, hello, hello! Simulan na natin ang banatan. At ngayong araw na ito, babanata natin. Walang iba ang mga nagsasabing ayaw naming mag-quit si Senator Go. At alam nyo, sabi nga ng COMELEC, hindi pa final, as in final, a little P, hindi pa finale o hindi pa final ang pag-atras ni Senator Go dahil ho, hindi pa ho siya nagpa-pile. As in pile, P-I-L-E. Hindi pa ho siya nagpa-pile ng kanyang pag-urong o withdrawal. Hindi pa ho siya nagbubunta ng COMELEC. So hindi pa daw final. Yan ho ang balita ngayon. Sa madaling salita, wala ho ko sinasabing hindi ho tutuloy ah. Ngunit datapot subalit, meron pang kahit papaanong possibility o meron pang kahit papaanong pag-asa. Dahil lo, alam naman natin, habang may buhay, may pag-asa. O ito ho, ang ano, ay, wag na tayong umasa. Walang problema kung ayaw mo umasa, di wag. Ganun lang naman kasimple yan eh. Ako, wala akong problema umasa o hindi umasa. Ang akin, eto kung ano yung sinabi, yun ang ating paninindigan. Sinabi ni Senator Go, wag na kayong magpunta dyan, wag na kayong mag-abang, magpapile ako ng withdrawal ko. Ngunit may mga taong umiiyak, literal na umiiyak, dahil ayaw nilang umatras si Senator Go. Alam nyo, wala. Ito ah, walang biro ito. Si Tatay, si Pangulong Duterte, nung panahon na December yan, wala naman ho talagang plano yan. 2015 December, wala naman ho talaga siyang planong tumakbo. Kahit marami pa ang nag-eengganyo sa kanyang tumakbo. Pero nung nakita niya, yung mga tao ay nag-iiyakan na dahil sinasabing wala nang pag-asa ang Pilipinas at kailangan namin kayo, Mayor Rodrigo Duterte. Abay, nagising siya at sinabi niyang go. Oh, hindi niya sinabing BBM. Ah, sabi niya go. Lalaban ako. Diba, yan ang totoo eh. Lumilindol ba? Oh, tingnan natin ang news. Ha? Tingnan natin. Ha? Okay. Ah. Ah. Bilang Pilipino. Bilang Pilipino. Kung si Senator Bongo ang tatanungin, wala na raw bawian ang pag-atras niya sa karera sa pagkapangulo. Pero hindi raw siya nagmamadaling magpasa sa COMELEC ng kanyang formal withdrawal. Kaya ang ilang kaalyado niya, umaasa pa rin itutuloy niya ang laban. Nasa frontline ang balitang yan, si Mayan Los Baños. Isang araw matapos si anunsyo ang kanyang pag-atras sa 2022 presidential race, Nakahinga na raw ng maluwag si Senador Bongo. Mixed feelings po. Peace of mind, meron. Pero sumasakit rin po ang aking dibdib dahil siyempre may mga supporters nating umaasa. Hindi pa man niya inihahain ang Certificate of Withdrawal, giit ni Go, final na ang kanyang desisyon na umatras sa laban. As a matter of principle po, alam mo, kung ano na po yung sinabi ko kahapon, yun na po yung nasa sa loobin ko. At bagamat napakabigat na desisyon, ay kailangan ko talagang magsakripisyo po. Hindi raw nagmamadali ang senador na pumunta ng COMELEC para formal na maghain ng kanyang withdrawal.
Nakiusap din si Go sa mga supporter niyang dumagsa sa COMELEC ngayong araw na huwag na siyang hintayin. Sa kabila nito, parang kandidato pa rin nag-ikot ngayong araw si Senador Go, kabilang sa mga binisita niya ang mga biktima ng sunog sa Barangay Barangka sa Mandaluyong. Kaya si PDDS President Greco Belhica, hindi pa rin daw nawawala ng pag-asa sa kanilang pambato. We are always hoping. Nothing is impossible. Nothing is final up to now until the papers were submitted. So, yan, nandito na ako. Hawakan ko na ito para hindi na makapunta na ako. Yo, pare, hawakan mo na yan! Kidding aside, we really hope that, you know, we go through it. We're willing to go through it and put up the fight. Ang National Executive Committee ng PDP laban nire-respeto ang naging desisyon ng kanilang standard bearer. Sabi ng presidente ng paksyon na si Energy Secretary Alfonso Cusi, kailangang umusad ng partido sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon. Ayon naman kay PDP laban Secretary General Melvin Matibag, patuloy na ikakampanya ng partido ang mga kandidato nila sa eleksyon. Nananawagan din siya sa kanilang mga miyembro na patuloy na maging tapat sa partido. Pero kung talagang final na ang kanyang withdrawal, tinanong ko si Senador Go kung sino ang pwedeng suportahan ni Pangulong Duterte at ng PDP laban. Sagot lang niya, ayokong pangunahan si Pangulong Duterte. Hayaan na lang po natin ang ating Pangulo kung sino yung napupusuan niya. At pagdating ng panahon, ay ako po susuportahan ko po kung sino yung mapipili ni Pangulong Duterte. Rocky PTB, halatang tanso kayo. Tigil niyo yan. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Okay. Linawin lang natin, ha. Linawin natin. Ako, naniniwala na si Senator Go ay seryoso sa kanyang sinasabi na ayaw na niya. Seryoso ako sa sinasabi niya dahil ayaw niyang maipit ang o kaya magkaroon ng patuloy na labanan pagdating kay Pangulong Duterte at sa kanyang anak. So naniniwala ako with all sincerity. Sincere si Senator Go na hindi na siya tatakbo. Okay? Hindi ho ito kaartihan, hindi ho ito nagdadrama, hindi ho ito nagpapakipot. Seryoso ho siyang mag-withdraw siya. Okay? Ngunit hindi siya nagmamadali kasi may trabaho pa siyang ginagawa, which is kag ginagawa niya na yan noon pa. Okay? Yan ho'y mga naka-schedule na. Sa madaling salita, anyway, andyan lang naman yung withdrawal. At ano ba naman? Ba't ba nagmamadali? Ang nagmamadali ho kasi talaga, ang totoo, yung mga tanso. Sila ho yung takot na takot. Kaya gusto nila mag-withdraw si Senator Go. Kasi feeling nila, totoo talaga eh. Feeling nila, pag nag-withdraw si Senator Go, tayong mga tunay na Duterte supporter. Yung tunay ha, hindi yung tanso. Tayong mga tunay na Duterte supporter ay lilipat sa kanila. Asa pa kayo? Asa pa? Hindi kami lilipat sa inyo kahit anong mangyari. Ito ngayon, kaya sila yung pilit na pilit. Bakit ba ayaw ba kasi maganin nga, Sa totoo lang, threaten kasi sila kay Senator Go. Yan ang totoo. Dahil alam nila si Senator Go ang kayang tumalo sa amo nila. Ulitin ko. Hindi nagiinarte si Senator Go. Seryoso siya sa sinabi niya ang magwi-withdraw na siya. Eh ano yan, title mo ba, Natbay? Yan o ay wish lamang ng mga Duterte supporter. Kanina ho, marami nagpunta sa COMELEC nag-aabang. Ang sabi nga nila haharangan nila yung COMELEC para ni makapasok si Senator Go. Tulad natin, di ba? Ayaw nating mag-quit si Senator Go. Ginagalang natin at nire-respeto natin yung kanya sinabi. Seryoso yung kanya sinabi. Hindi siya nag-iinarti doon. Pero I have my freedom to say what I feel and what I think is right. And I think is right is hindi mag-quit si Senator Go. Yun lang ho yun. Diba? Sa totoo lang, ang atat na atat ay yung weak at spoiled ninyong si Marcos. Spoiled weak. Ito. Ha? Panorin. Ito. Tuloy din natin ang mga news tungkol dyan.
Dante, ano ang reaksyon ng mga supporter ni Senator Bongo nang hindi siya dumating sa COMELEC? Magandang gabi, Monica. Nang malapit na nga ang alas 5 ng hapon, nakita at narinig natin na naging lalong maingay at masaya ang mga taga-suporta ni Senator Christopher Bongo. Naging positibo sa kanila, Monica, ang hindi nga pagdating ng senador upang mag-withdraw ang... Talaga nagpunta sila. Alam mo, kung sino ba ng organizer nito, makinig kayo! Pakicontact si Dada, ha? Ayan po yung number, sa baba. Ayan, oh. Dada, pakicontact si Dada, ha? Kung sino man ang organizer niyan, gusto ko kong pumunta dyan personal sa COMELEC. Pupunta tayo dyan at saka mga riders natin. Banateros riders, are you ready? Aim, yung mga ano, huwag na muna kayong magkaravan. Alam kong may bayad dyan. 1,500 din yan, sayang. Pero dito muna tayo, ha? Punta muna tayo dito, okay? Mga Banateros riders, ha? Sama-sama tayong pumunta dito sa COMELEC. Magbantay tayo. Kanyang Certificate of Candidacy. Maghapon na nag-abang sa harap ng Commission on Elections o COMELEC ang mga supporter ni Senator Christopher Bongo. Oh. Inaabangan nila ang pagdating ng mambabatas para himukin itong huwag umatras sa... Ay, grabe naman si Betsy Bunga. Palakpakan. Analo. Thank you very much sa iyong pakulay na pink ba yan o pula? Thank you very much. Ano kasi ako colorblind eh. It's pink na maganda o kumpula na matino. Takbo bilang pangulo. Pero bigo ang mga ito na makita ang mambabatas dahil hindi ito dumating. Hindi bigo yan. Tagumpay sila. Kasi nga ayaw nga dumating doon. Isa sa mga taga-suporta ni Senator Go, naniniwala silang siya lamang ang makapagpatuloy sa mga napasimulan umanong mga pagbabago ni Pangulong Rodrigo Duterte. Padayon, ibig sabihin nun, ipaglaban niya po kami mga mahihirap dahil kami po talaga ang mga totoong tao na tinutulungan niya. Yun, Senator Go, are you listening? I hope deep inside your heart, you would really reconsider what you said. It's no longer about... Sandali, nag-iisip ako ng English ko, kulang eh. Sinahalungkat ko sa utak ko. It's not about... Basta! It's not about the president and his daughter. It's about our country. Kawawa ho kaming mga Pilipino. Ayaw ho na yung mapunta sa adik na presidente. Ha? Parang awa mo na. Kailangan na yung sinasabi niya malasakit, yung pagservisyo. Kami po yung mga taong sinasabi niya na nasa laylayan. Nakiusap naman ang senador sa kanyang mga taga-suporta na huwag siyang abangan sa COMELEC. Alam niyo, mas lalong sumasakit ang dibdib ko tuwing nakikita ko yung mga supporters ko doon na nag-aantay po. Ako pong nakikiusap sa inyo. Pupunta po ako dyan. Meron naman ba na terrace riders dito? Pwede ho bang pagawa tayo ng tarpaulin? Bayaran ko na lang. Gawa niyo naman ako ng tarpaulin. Nakalagay dyan. Ayoko sa adik na presidente. Kaya Mr. Senator Go. Kaya Senator Go, please run for us. Ay, pagawa ka dadaan ng tarpaulin! Mag-isa. Ayon pa kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, nanatili pa ring presidential aspirant si Go at posibleng masama ang kanyang pangalan sa balota hanggang hindi pa nito na-withdraw ang kanyang COC. Wala pa siyang final eh. And he will become an official candidate, yes. Pag pumasok ang campaign period, nang hindi pa siya nagpa-file. Ay, kaya lang maaga ata to, no? Ayokong gumising na maaga, pasensya na. Yung withdrawal. Paglilinaw pa ni Jimenez, bagamat masama ang pangalan ni Senator Go sa balota, ngunit bago ang eleksyon ay opisyal na siyang nakapaghain ng withdrawal. Ito. Gusto ko tong comment na ito. Sabi ni
Ito. Sabi ni Vermont ba yan? Ayan, Vernon Buenavista, bakit kailangan manira, Banat Bay? Ang lagi ako nakakakita ng ganyang comment sa akin sa ano ko sa page ko. Bakit di mo na lang i-campaign yung gusto mo? Ba't kailangan manira? Bakit kayo ho? Tanungin ko kayo. Kinakampanya niyo lang ba ho yung inyong kandidato? Eh pati ibang kandidato binabanatan niyo rin eh. So kayo may karapatan kayong bumanat sa ibang kandidato? Kami wala kaming karapatang banatan yung kandidato niyo. Ang kapal naman ng mukha niyo. Bakit kayo lang may kalayaan? Ano kayo, dilawag? Sila Robredo, ganyan ang asal eh. Di ba yung mga bataan ni Robredo? Na parang sila lang may kalayaan? Pag binabanatan kayo, nagagalit kayo. Pero pag kayo bumanat sa kalaban, antindin nyo. Warprick kayo. Ang lahat ng kanyang boto ay... Oh, gagalit kayo sa akin. Gagalit kasi, warprick ako. Eh, ganyan din ba kayo? Warprick din naman kayo eh. Nanggugulo pa nga kayo sa page ko eh. Ha? Tapos pag ako bumabanat ng ganito, nagagalit kayo. Bakit mayabang bumanot ba? Eh kayo kaya yabang nyo rin eh. Ang problema, pinagkaiba kayo hanggang comment lang. Ako may live. Maging stray votes o hindi counted. Bibilangin for record purposes dahil alam natin kung sino bumoto saan, pero hindi siya kasama sa final tally. Sabi dito, pag hindi daw nag-withdraw si ano, si Go, eh hindi daw mabibi ano tawag dito? Mailalagay pa rin siya sa balota tapos kung ano yung botong matanggap niya para mawawala, di ba? Sabi ko nga, natetemp ako, sabi ko, ititext ko na si Senator Go kanina. Konti na lang, sabi ko. Boss, Senator Go, huwag na lang kayong umatras formally. Ibig sabihin, huwag na lang kayong umatras ng withdrawal nyo. Sige, huwag na kayong kumandidato, huwag na kayong tumakbo. Nandun yung pangalan nyo sa balota. Para lahat ng boto sa inyo, hindi na mapunta sa iba. Jackie Robin, pangkape mo, abanat ba para sa pagpigil kay Senator Go? Laban lang po, Senator Go, palakpakan. Ang resulta. Monica, dagdag pa ng COMELEC, maaaring mag-withdraw ang sino mang kandidato. Sabi ni Adonis Jr. R. De La Paz, sana wag nyo na lang pong delete message kung ayaw nyo ng comment sa inyo. Hindi ko gets para sa itong live chat. Kung di naman pwedeng ilabas ang salubi natin. Salamat po. No bitter, just love po. Kasi ho, Adonis, itong community na ito, community ho ito ng tunay na Duterte supporter. Kung gusto nyo maglabas ng damdamin nyo, di ba nood kayo doon sa mga boring ninyong vlogger? At kayo na, dito. Oh, nakikigulo kayo dito. Ay, ganito lang kasimple ho yun. Ang mga tanso, hindi welcome dito. Doon na kayo sa ibang vlogger. Wala naman namimilit sa inyo dito na, oh ha, kailangan mag-comment kayo mga tanso kayo. Pag di kayo nag-comment, magagalit si Banat Bay. Wala naman ganun eh. Hindi nga kayo welcome dito eh. Ba't yung pinagpipilitan sarili nyo dito? Doon na kayo sa mga boring ninyong vlogger, yung kay Coach Jarrett, kay Sangkay, doon sa kamukha ni Jokno, doon sa Tansong Panot, at saka doon si, ano ba yon, yung isa ba? Yung lagi mini-menopause. Ayoko nang banggitin pangalan nun. Ato, anumang araw hanggang sa araw mismo ng halalan. Samantala sa interview nga kanina Monica kay Senator Go, sinabi nito na suportahan na lang silang dalawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na piliin kung sino man yung makapagpatuloy sa magaganda umanong programa na pinasimula ng Administrasyong Duterte kasama na nga dyan yung Build Program at ang Malasakit Center. Yan ang ating balita mula dito sa COMELEC sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Ah, yung palanggang sinungaling. Yung si Mahal Kanya. Wag ko kayo naniniwala dyan kay Mahal Kanya, ha? Napakasinungaling ho niyan. Naniwala ko kayo sa akin, sinungaling yan. Tinan mo, pati si... Nakita niyo yung rebuttal ni Erwil. Ni Mr. Rio. Doon pala pinalabas siya sinungaling. Sobrang sinungaling niya. Yung matanda na yan. Walang alam mo yan sa buhay niya kung hindi bunganga. Parang palingkera yan eh.
Parang palingkera na napunta sa States. Walang magawa. Ayaw, kaya bubunga nga. Parang sinapian ng ano, kaluluwa ni Mystica. Pag yun akong pansin-napansin niya, napakasinungaling ko niyan. Yung si Butangera, oo. Tama, tama, si Butangerang Matapobre. Yan o yung mga iniiwasan ng mga kalalakihan, yung mga ganyan eh. Yung Butangerang skandalosa sa, alam mo yun? Marami kang makikita niyan eh. Sa ano, di ba, sa mga ano, yung mga Butangerang, sorry ho, hindi ho lahat ha. Hindi ho lahat. Linawin ko, hindi ho lahat ha. Yung mga asawang Butangera, yung loud. Yung sa mga mall, yung ang ingay-ingay, yung ang gulo-gulo. Parang ganyan yan eh. Ganyan na ganyan yung Butangera na yan eh. Parang iskandalosang hindi maintindihan. Dante, may balita ka na ba sa tugon ng administrasyon ngayong nangangambang mukhang mawawalan sila ng standard bearer? Sa ngayon, Monica, ay wala pa tayong nakuha o nakitang tugon mula. Ayan, sabi oh. Ito to, sinabing binigay daw yung laptop. Eh ang sabi nga ni Mr. Rio, ha? According to Mr. Rio, pati yung pinakita niyang mga ano, chat, una-una, hindi naman niya hiningi. Parang doon sa sinasabi niyang ano, yung ano ba yun, yung 30,000 ba yun? Hindi ko naman hiningi yun. Ang nagbigay nun, tulong ng mga taga-Amerika yun. Doon at para gamitin doon sa ano ha, Duterte's Kitchen. Hindi ko hiningi yun. Usang binigay ng mga Duterte supporter sa Amerika na pinadaan lang sa kanya, feeling niya kanya na, ang kapal ng mukha mo, te! Nauubos na mga pera, kailangan mong kunin? Sa administrasyon, dahil wala pa naman talagang formality na nag-withdraw itong si Senator Go. So yun ang ating isa sa mga aabangan, Monica. Kapag formal nang nakapaghain itong ng withdrawal si Go, at kasunod niyan, inaabangan natin kung ano yung magiging susunod na ilalabas na pahayag ng administrasyon, partikular na ng ating Pangulong Duterte. Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Live. Monica, ngiti-ngiti ka naman, Monica. Nag-uulat mula sa Maynila. Next. Tingnan niyo yung mga ano ha, nagpunta sa COMELEC, panoorin niyo. Hindi pa rin sumusuko ang mga taga-suporta ni Senador Christopher Bongo. Yun. Patunayan, ang iba sa kanila nag... Alam mo, sa totoo lang ha, mas lalong sumisikat si Senator Go ngayon ha, walang biro. Masyado siyang tagte-trending ngayon. Oh, grabe, lalong umingay kasi nung una, alam nyo kasi yung mga supporter ni Go, tahimik lang yan. Yung mga supporter talaga ni Pangulong Duterte, hindi nga ho yung mga bungangera. Nakatulad nung si Mukhang Linta. Ay, Mukhang Linta. Ang pangalan nun? Kalimutan ko na. Hindi ho yung katulad nung si Mukhang Linta sa Amerika. Ha? Hindi ho ganun, nabungangera. Yung mga supporter ni Senator Go, mga tahimik lang. Pero nung nagsalita si Senator Go na magwi-withdraw na siya, aba, lalong naging maingay. Lalong naging trending si Senator Go. Micheline Bagamano, salamat po. Panoorin. Pangpasa tanggapan ng COMELEC para subukang kumbinsihin ang senador na huwag mag-withdraw ng kandidatura sa pagkapangulo. May ulat si Luisa Erispe. Matapos si anunsyo ang pag-atras sa 2022 elections, ilang mga taga-suporta ni Senator Christopher Bongo ang matiyagang nag-abang sa labas ng COMELEC office sa Intramuros, Manila ngayong araw. Bit-bit ang mga tarpaulin, buo pa rin ang kanilang suporta para sa senador. Go Bongo! Handa paan niya silang harangin ang senador, wag lang matuloy ang kanyang pag-atras sa eleksyon. Hanggat nasa karera pa po siya, tuloy-tuloy lang po kami, ipapakita po namin yung suporta namin. At kung anong magagawa po namin, gagawin namin para lang po hindi niya ituloy ang pag-withdraw. Sa amin po kasi talaga bilang nagbubugso damdamin namin kung pwede namin i-human barricade ang tapat ng COMELEC para hindi siya pumasok o umiyak sa harap niya para hindi siya mag-withdraw, gagawin po namin. Tara, gawin natin! Kontakin mo si Dada! Pakikontak si Dada kung sino man itong Prince Convenior, ha? Kontakin niyo si Dada. Si Dada, ipako natin doon sa pintuan.
Itali natin si Dada doon sa pintuan ng Comelec para di makadaan si Bongo. Ano, sangayon ba kayo doon? Oh, itali si Dada! Itali si Dada! Dada! Itatali ka namin doon ha, para hindi makadaan si Bongo. Hinarang eh, no? Wala na po kaming ibang susuportahan. Simula presidente hanggang baba, hindi na po kami boboto. Whatever his decision, we will respect. Pero ipaparating namin sa kanya na we are here, susuporta kami, na sana ituloy niya. Yun yung wish namin. Sana ituloy. Tingnan mo naman yung mga nagsasalita. Talagang naiiyak. Kahit ako eh, naiiyak po ako eh. Dapat eh. Joke lang po yun, joke lang po. Nagpo-practice lang ako ng acting ko. Niya ang pagtakbo niya bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero ayon kay Senator Go, huwag nang pumunta sa COMELEC sa kanyang pag-withdraw. Alam niyo, mas lalong sumasakit ang dibdib ko. Ay, pasasamain namin ang dibdib mo, Senator Go. Pasensya ka na. Hindi kami papayag na taati. Uurong ka. Pasensya na, Senator Go. Ha? Kahit sinabi mo talaga sa akin na uurong ka, pero... Ako si Baanat, babanatan lang. Pagpasensya mo na, babanatan kita araw-araw hanggang matauhang ka. Tuwing nakikita ko yung mga supporters ko doon na nag-aantay po, ako pong nakikiusap sa inyo. Pupunta po ako dyan na mag-isa. Maging ang chairman naman ng federalismo ng dugong dakilang samahan, kukumbinsihin pa rin si Go na huwag umatras. Kaya nga ako kailang mag-usap para magkaintindihan so that all the party members, especially the leaders, can agree and have their full heart and full... Kidnapping kaya natin si Senator Go, no? Ikulong natin. Ano? Ikulong kaya natin, ano? Support. Walang plan B. Isa lang ang plano. Mag-usap-usap, pagsama-sama. Yo, walang plan B! Hoy, Charis Pempengo! Makinig ka! Hindi ka plan B! Ang kapal kasi ni Charis, eh. Excuse me po. Yung mga nagsasabi diyan ngayon ko, wag gagawin kami ng plan B. Ang kapal ng mukha mo, kahit kailan hindi ka kinonsider na plan B. Yung tatay mo. Maya ka naman, baka ganyo maging arrogante ha. Ituloy yung laban. Pero ang giit ni Go, hindi ko naman po sila mapigilan na talagang umaasa. Subalit alam ko po na maintindihan rin po nila yung aking desisyon. Nagpasalamat naman ang senador sa inilabas na pahayag ng PDP Laban Cusi faction na nirerespeto at sinusuportahan nito ang kanyang desisyon. Oh. Maraming salamat po sa mga kapartido ko sa PDP, sa PDDS, sa lahat po ng mga supporters. Senator Go, pasensya na, mga pasaway kami, hindi kami susunod sa sinabi mo. Bebe, bebe, bebe. Ipaglalaban ka namin. Yung mga kaibigan kong assistant ni Senator Go, itago nyo yung ano, withdrawal, huwag nyo ibigay sa kanya. Hoy, kilala mo kung sino ka, tago mo. Pagka kunwari pinirmahan, kunwari papunta na kayo ng COMELEC, iwala mo yung papel ha. Para pagdating doon, asan na yung papel? Ay sir, nawala. Kinain ng ano, ng daga, ganun. Salamat po sa inyong pag-intindi. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Sa ngayon, hindi pa nakakapili ang PDP Laban ng kandidatong susuportahan sa eleksyon kapalit ni Go. Maging si Senator Bongo mismo, naghihintay pa ng desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil dito. Pero kung si Senator Manny Pacquiao ba o si dating Senator Bongbong Marcos ang sagot ni Go? Ako ang tatanungin nyo, susuportahan po namin ni Pangulong Duterte yung pinakamalapit kung sino po yung makapagpatuloy na mga magagandang programa ni Pangulong Duterte. Samantalang ngayong araw, imbis na... Ako, Senator Go. Pero hindi ako kandidato. Suportahan nyo lang ako. Ay, as you pipe drive, Senator Go, we need you
Our country needs you. Please reconsider. Punta sa COMELEC para mag-withdraw. Nagbigay ng tulong ang senador sa mga nasunugan sa Barangay Barangka, Mandaluyong City. Mahigit 400 individual ang nakatanggap ng face mask, food packs, grocery packs at vitamins mula sa opisina ni Senator Bongo. Nakatanggap din sila ng cash assistance mula sa DSWD, gulay mula sa DA, tulong pangkabuhayan mula DTI, materyales para sa bahay mula sa NHA at iba pang tulong mula sa PCSO at DOH. Luisa Erispe para sa Bayan. Yan. Oh, ito, may papakita lang ako, ha? Ito yung kanina doon din. Kanina din ho ito. Doon sa pinuntahan ni Senator Go. Tingnan nyo ito, ha? Oh, panoorin nyo. Oh. Ay, anyari. Mali. Sandali. Ah, panoorin nyo, ha? Panoorin nyo. Ako po ay mas matanda. Ulitin natin. Maganda ito. Ah. Ako po ay mas matanda po sa inyo. Nakikiusap po ako po sa iyo, kumatras. Kagaya po namin na nasunugan, wala po kami ibang mapuntahan. Kayo lang po magkasa namin para mawala. Babalik po ako rito. Pwede pa, may panahon po naman po. Senador pa naman ako. Ayan o, napakaseryoso. Ito nakakaiyak tong tagpo na ito. Talagang lumapit pa si nanay o. Huwag po kayong umatras. Mas, sabi niya parang hindi ko masyado narinig eh. Mas matanda ako, naiintindihan ko kung ano nangyayari. Sabi niya, ganun. Huwag po kayong umatras. Sana maintindihan niyo po ako. Ayan! Ang sabi niya, isipin niya ng mabuti! Palakpakan! Anong sabi? Iisipin niya ng mabuti! Palakpakan! Oh, hindi ako nagsabi, ha? Hindi ako nagsabi. Wala akong sinasabi, wala akong dinadagdag, wala akong binabawas. Ano sabi niya? Iisipin ko ng mabuti. Ulitin natin. Baka sabihin niyo, ginugulo ko kayo eh. Oh. Panahon po naman po. Senador pa naman ako. Sana maintindihan niyo po ako. Nalulungkot po kami. Wala na po. Pati kami bahay. Pati mga gamit ko po. Wala na. Isipin ko na mabuti ha. Isipin ko mabuti. Ayan, isipin niya na mabuti. Palakpakan! Oha. Diba, ang linaw ng kanya sinabi, iisipin niya ng mabuti. Oha. Ay nako, sana nga Senator Go, isipin niyo ng mabuti. Dahil napaka-importante po ng desisyon na 'yan, ha? Oh, tuloy. Ayan, palakpakan. Okay. Ay, nako. Senator, ay, sandali. Nangyari, bakit nag-play ng kusa? Ay, nako, sana nga talaga mapag-isipan ni Senator. Ulitin ko, wala ako sinasabi na si Senator Go ay nagbabago isip. Wala ako sinasabing ganon. Wala nang sinasabing si Senator Go ay nagdadrama o ito'y pag-iinarte. Yan po'y seryoso niyang sinasabi na talagang nag-withdraw na siya. Pero gayunpaman, datapat subalit. Marami ho ang nagsasabi na Senator Go, please do not buy. Ay! Anong do not buy? Ano? Do not withdraw. Yon. Kaya sana maawa sa atin si Senator Go.